Bilang ate, alam mo din yung mga pinagdadaanan nila. Ramdam mo ba sila? Kasi sila hindi kanila nararamdaman kapag may problema ka. Ikaw ba ramdam mo sila? Opo. Ito po kasi yun. Yung sister ko po, ayun nga po, about po sa mga mental problems and also sa kunyari, like sa social media, if may mabasa silang something like body shaming. Mana po kasi sa akin yung sister ko na walang pake. Gets po, parang, ayun, parang strong po namin. And alam na po namin kung paano i-handle yung mga ganung bagay kasi na-orient na po kami ng mga ni mama at saka po ng mga nakapaligid po sa amin. So, alam na po namin kung anong gagawin namin if ever po na mangyari. So, kampante po ako. Hindi mo pinapakita yung feelings mo or kung ano yung pinagdadaan mo. Pero paminsan ba, nagkaroon ka rin ng time na na-share mo sa kanila yung problema mo? I think, no, sobrang hindi ko na po kinaya. Katulad ng love life? No po. Wala, so far, wala pa naman pong nagiging ganun sa, like, sa love life. Kasi, I think, one time po kasi sobrang pagod na pagod po siguro ko noon. Like, tuloy-tuloy kasi yung, hindi pa po to pandemic. Tapos sobrang naiyak na lang ako. Tapos nagtanong sila, ate, bakit? Ganun. So, nakwento mo? Nakwento ko po. Normal naman po yun. Siguro. Ano naging reaction nila? Siyempre. Tsaka, paano mo kwento? Pagod na ako, ganun? Narinig po kasi ata nila yung conversation ko with mama. Tapos sabi, ate, okay ka lang. Oy, ang sweet naman. Ang nakakatuwa doon, hindi sila yung parang laro lang ng laro. Kumbaga, sensitive din sila na, yes, you are the breadwinner and pagod they ka, know. Ate. O, oh, ate ka namin and kinumfort ka nila. Ayan, ako.